yun guys, so for the last video, pinicture natin yung application na GCash. So for this time, ang ipipicture naman natin yung apps na Click by 7-Eleven. So instead, kasi diba sa 7-Eleven pa pumasok tayo dyan, may kikita tayong kiosk, which is kiosk na Click. So instead na gumamit tayo ng kiosk, we can download this application sa mobile phone natin para we can do the transactions using our mobile phone. Para pagdating na lang natin do sa ano, is diretso na tayo sa cashier. Marami siyang pictures guys. So i-explain ko 'yan. So please watch the video until the end and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the red bell button below para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang i-feature na about mga applications at mga pagkakakitaan natin. So mga kapirahan, sabi nga, 'di ba? So please watch the video until the end. So yun guys, so sa Google Play Store mag-download tayo ng Click by 7-Eleven. Install natin siya. So titingnan natin yung mga features ng Click. Actually ang Click, once pumasok kayo sa 7-Eleven, meron siyang kiosk. Yeah, kiosk yun ang tawag doon. So you can do transaction using the Click. Pero since nga sa ngayon is a medyo kailangan nating mag-ingat, so mas maganda na mag-download tayo ng application ng Click. So para pagpunta natin ng 7-Eleven, isa hindi na natin kailangan gumamit ng kiosk, na alam naman natin na iba-ibang tao din ang gumagamit. So at least iwas na rin tayo sa virus, 'di ba? So yung Click is just 61.58 MB, no, para ma-download nyo. So mag almost complete na siya, no. Yan. Tolig na. So i-explore natin yung loob ng Click. Yan, so open na natin yung Click. So pindutin lang natin yung allow. So magre-register tayo using our mobile number. Pwede rin naman siyang sign in with using Facebook or Google account. So magse-send siya ng verification code. Yeah, so i-input lang natin yung verification code, no. So yun yung verification code natin. Yan. So nakikita niya yan, no, meron siyang barcode. So yung barcode na yan is para sa Click Rewards. So i-present lang natin yung barcode na yan every time na bibili tayo 7-Eleven para magkaroon tayo ng points. So ano ba yung meron sa Click, no? Ito, pwede natin open yung Click Wallet, no? So update lang daw yung verified name, no? Information lang ng nangyari, no? Meron tayong wallet pin. So pwede na tayong bumili 7-Eleven. Then pwede tayong mag yan, pwede tayong mag send money, no? Send money to mobile number. Pwede. Yan, meron din tayong wallet credits. So yun yung ng ano. Then, pwede rin tayo magbayad sa Click, no. We can pay bills sa 7-Eleven. So, ito yung mga list of products.
Yan. Pwede sa airline, cable TV, collection, credit card, e-commerce, electricity, mining, games, government insurance, and internet, no? So, pwede tayong mag, ano ng bill dyan. For example, is, bawa, airlines, diba? Ayan, Cebu Pacific, so pwede kayong mag-book, diba? Then, dito nyo nalang mamayalan sa click. So, hassle-free siya, diba? Yung nakagandaan nun. So, you can also buy load. Ayan, Smart, Globe Smart, Sun, TNT, TM, Cherry Prepaid, built yung MyPay. So, for example, katulad ako, yung PLDT Home Wi-Fi, pag pumunta kasi ako ng 7-Eleven para i-reload o mag-load ng, para sa Wi-Fi, gumagamit pa ako ng kiosk. So, this time, hindi na kailangan. Katulad kanina, pumunta ako. So, yung kiosk is parang under maintenance. So, since dinownload ko na to, ito na yung gagamitin ko. Bawa, bibili ko ng palm load. Yan. So, i-open ko lang yung mobile number ng aking PLDT 1255. Yan. So, ito yung number ko. So, action amount. So, i-confirm ko lang yan. Yan. So, ang gagawin ko lang dyan bukas is ipapa-scan ko lang yan sa 7-Eleven yung barcode. Tapos, yun na. Magbabayad na ako doon. So, at least, walimbawa, katulad noon, si sira yung kiosk, makakapag transact pa rin ako at makakabili pa rin ako ng load. Diba? So, ganyan lang yun. Pwede rin tayo mag-add ng e-money. Diba? Via GCash o PayMaya. So, halimbawa, meron tayong pa-transaction tapos GCash siya. Eh, walang naman yung GCash mo. So, pwede yan. Dito ka lang. Input mo lang yung GCash. Magka-cash in ka. Tapos, input mo lang yung mobile number ng GCash na transaction mo. Diba? Tapos, yung amount na ibabayad mo sa kanya. Then, confirm mo lang. Tapos, pa-scan mo ulit dun sa cashier sa 7-Eleven. Then, that's it. Magbabayad ka na. Okay? So, pwede ka rin mag-redeem ng rewards, no? Yan, may mga rewards sila. So, once na na-hit mo na yung mga points, so, pwede mong i-redeem yan. For example, is Nestle Fresh Milk Tetra for 8 points. So, pagka nagkaroon ka ng 48 points, pwede mong i-redeem yan. Makukuha mo yan sa 7-Eleven ng libre, no? Rewards. Pwede ka rin magpera padala, guys. Diba? Yan. So, pera padala. Fast and simple sa 7-Eleven. Pero for now, hindi ko muna magano yung I'll do this later, yung start verification. Kasi wala pa naman akong pera padala. No? So, yung click shop, as of now, is temporary and available siya. So, hindi ko rin siya ma-explain sa inyo. Kasi this, dahil sa ano yan, sa pandemic, no? Kaya temporary and available siya. Then, you can also manage your transaction history, no? Yung click points, click pay, bills payment. So, nandito lahat yan, naka-records yan. So, pwede mo siyang balikan in case na meron kayong important na
na transactions, no? So, nandiyan yung transaction history. So, ganoon lang, no? Simple lang naman yung click and simple lang, free siya. So, install nyo lang po and at least para mas hassle-free, 'di ba? Na using it, nagagamitin mo sa using your mobile phone, no? So, tulad nga sinabi ko kanina, since sabi nga is hindi natin nakikita yung virus, so much better pa rin na tayo mag-ingat. So, mas maganda pa rin na gumamit na lang tayo ng mobile apps when kung meron tayong transaction, di ba? Using the click or payment na ginagamit natin sa 7-Eleven. So, napakagandang gamitin itong application na to. So, since ngayon pa lang ko pa lang siya na-install, bukas ko pa lang siya masusubukan kasi nga mag-load ako ng para dun sa PLDT Wi-Fi namin. So, at least magagamit ko na siya, kaya install ko na rin yung application. So, para magamit ko. Yun guys, hope you enjoyed the video. Keep on watching to all my vlogs and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's Jigs Aborde. Enjoy watching. That's all for now. Bye!